Sa mundo ng mga hayop at insekto, ang panghuhuli at panghahunting ng kanilang pagkain ay parte na ng kanilang buhay sa araw-araw. Pero sa video na ito, ay pasukin natin ang nakakamanghang paraan at estilo ng ibang mga hayop at insekto sa kanilang panghahunting na siguradong magpapabilib sa iyo. Archerfish. Maaring sa unang tingin ay simpleng isda lamang ito. Pero ang isda na ito ay di lang basta isda, kundi isang isda na kalkulado ang lahat. Ito ang archerfish. Kung ang ibang isda ay naghihintay lamang ng pagbagsak ng mga insekto sa tubig, ay ibahin mo ang mga archerfish. Ang mga insekto na nakikita niya mula sa ilalim ng tubig ay kayang-kaya niyang pabagsakin sa tubig upang makain. Sa pamagitan kaya ng ano? Walang iba kundi ng kanilang dura o bugso ng tubig na lumalabas sa kaniyang bibig. Kaya naman kilala din ito bilang spitting sharpshooters. Mayroon silang elongated na mga bibig at malalakas na jaw muscles na kayang magpump ng tubig na kayang umabot ng hanggang 3 metro ang layo. Panoorin ang video na ito. May isang malakas na daloy ng tubig na lumabas mula sa kaniyang bibig. Pero bakit kaya napaka-accurate ng dura nito? Depende yan sa distansya ng kaniyang target. Kung ang target ay nasa malayong lokasyon, ay ganito ang kaniyang gagawin. Dahan-dahan niyang isasara ang kaniyang bibig. Sa paraang ito, ang tubig na kaniyang ilalabas ay less accelerated pero mas may impact. Paano naman kung ang target ay malapit sa kaniyang pwesto? Kung makakita ito ng target ng mas malapitan, ay bibilisan ito ang pagsara ng kaniyang bibig. Makakagawa ito ng high accelerated force kung kaya't ang target na malapit sa kaniyang pwesto ay madaling bumabagsak sa tubig. Kaya naman binansagan din itong Master of Physics dahil sa kakayahan nitong baguhin ang bilis, taas, lakas, pati na rin ang anggulo ng tubig na kaniyang ibinubuga. Sa madaling salita ay napakahusay, napakagaling. Number 6. Poison Dart Frog. Sa unang tingin, ang mga palaka ay tila walang kakayahang ipagtanggol ang sarili dahil sa kanilang maliit na sukat, mabagal na paggalaw, manipis na balat, kakulangan ng mga defensive structure tulad ng spines, claws, o ngipin. Marami ang gumagamit ng camouflage upang maiwasan ang mga predator. Ang ilan ay kayang tumalo ng mataas at mabilis, habang ang marami ay may iba pang mga diskarte. Ang balat ng maraming mga palaka ay naglalaman ng nakalalaso na sangkap na tinatawag na mycotoxins upang makaiwas sa mga predators. Karamihan sa mga toads at ilang mga palaka ay may malalaking poison glands. Ang mga parotoid glands ay matatagpuan sa mga gilid ng kanilang mga ulo, sa likod ng mga mata at iba pang parte sa kanilang mga katawan. Ang ilang mga palaka tulad ng poison dart frog ay nagtataglay ng matinding lason at ang mga katutubong mamamayan ng South America ay kumukuha ng lason mula sa mga palaka na ito upang ilagay sa kanilang mga sandata para sa pangangaso. Number 5. Mimic Octopus. Ang Mimic Octopus ay isang Indo-Pacific species ng pugita mula sa rehiyon ng Indo-Pacific. Tulad ng iba pang mga octopus, ginagamit nito ang mga chromatophores upang magkubli o mag-disguise. Kapansin-pansin ang Mimic Octopus dahil sa kakayahan nitong manggaya ng madaming uri ng hayop sa dagat. Ang Mimic Octopus at ang malapit nitong kamag-anak na Wonderpus ay ang tanging kilala na aktibong manggagaya ng mga hayop upang maiwasan nila ang mga predators. Ang kakayahang baguhin ang hugis ay ang kadahilan ng pinangalanan itong Mimic Octopus na siyang pangunahing depensa nito bukod sa camouflage. Ang octopus na ito ay matalino sa paggamit ng mimicry batay sa sitwasyon. Halimbawa, ang isang pugita na kung saan ay hinaharas ng isang damselfish ay ginaya ang isang banded sea snake, isang predator ng damselfish. Number 4. Electric Eel. Nakuha ang pangalang Electric Eel dahil sa kakayahan nilang mag-produce ng electrical charge para ma-stun at ma-disable ang kanilang mga prey at makalayo sa mga predator. Ang katawan nila ay merong electric organs na merong halos 6,000 specialized cells na tinatawag na electrolytes na nag-i-impact ng electric power. Kapag nakakaramdam ng panganib o kaya umatake ng prey, ang mga cells na ito ay nag-discharge ng electricity.
Maring lumagpas ng 8 feet ang haba at 44 pounds ang bigat ng mga electric eel. Meron silang mahabang cylindrical bodies at flat na ulo. At karamihan sa mga ito ay kulay dark green o grayish sa taas na may yellow coloring sa ilalim. Ito ang caterpillar ng Godibaron butterfly. Sa itsura pa lang, siguradong mangangati na agad ang iyong balat at sa kung sino man ang makakakita rito. Ginagamit nila ang kanilang mga buhok bilang defense mechanism sa mga ibon o tao na gustong pumatay sa kanila. Gaya ng lahat ng caterpillar, anumang anyo o hugis ito, ang kumain ng dahon at magpataba ng katawan ang kanilang priority para maging paru-paro. Pagkalipas ng ilang linggo, eto na sila ngayon. Isa na silang ganap na Godi butterfly. Sikat ang butterfly na ito, lalo na sa mga butterfly garden dahil sa ganda at kulay nito. Sinong mag-aakala na ang paru-parong ito ay nagmula sa ganitong anyo? Number 2. Gecko. Kung idol mo si Spider-Man dahil kaya nitong umakyat ng mga building at kumapit sa kisame ng walang kahirap-hirap, marahil ay mamamangha ka sa isang ito. Ang mga gecko ay maliliit na butiki na matatagpuan sa mga may mainit na klima sa buong mundo. Ang mga geckos ay biyasa sa kanilang pambihirang kakayahang dumikit sa mga dingding, tumakbo sa mga kisame, at kahit maglambitin sa mga makikinis na mga materyales tulad ng salamin. Pinapayagan ng mga microscopic hairs ng mga butiki na gumamit ng dry adhesion na nangangahulugang, maaari silang dumikit sa mga ibabaw ng walang ginagamit na mga likido o surface tension. At nasa 60% ng mga species ng gecko ay may malagkit na daliri ng paa, kaya naman nakakamangha na paghusgan ang mga hayop na ito. Number 1 Fishing Spider. Nakakita ka na ba ng gagamba na kumakain ng isda? Ang mga gagamba na ito ay mula sa species na kung tawagin ay Genus Dolomides o mas kilala bilang fishing spiders. Ang mga gagamba na ito ay nakatira malapit sa mga bodies of water. Ang dahilan ay upang mas madaling makahanap ng pagkain at ang kanilang kadalasang kinakain ay ang mga maliliit na isda at iba pang mga aquatic insects. Kain ng mga fishing spiders na ito na maglakad sa ibabaw ng tubig at kung may target na sila upang makain ay agad din itong magdadive sa ilalim ng tubig. Nag-i-inject din sila ng paralyzing venom sa katawan ng isda. Kung may iba namang mga hayop bilang predators na gustong kainin ang mga gagamba na ito ay umiilalim din ito sa tubig ng hanggang 30 minuto. Ang dahilan kung bakit kaya ng mga gagamba na ito na huminga sa ilalim ng tubig ay dahil sa mga waterproof hair na nakapalibot sa kaniyang tiyan na may kakayahang gumawa ng mga water bubble. Katulad din ng ibang mga uri ng mga gagamba ay kumakayod ng matindi ang mga fishing spiders para sa pagkain. Dahil sa tuwing taglamig ay nag-hibernate din ang mga ito.